Tapo. Ito yung bahay ni Ramil. Nap, andyan si Ramil? Si Ramil? Wala po. Si Bong, ano gawin ba rito? Opo, kaano, kahapon po ata. Malang po niyan, di pa. Nangalakal? Hindi, dun lang sa labas. Oo. Oh. Nakita mo si Bong? Nakaraan! Saan? Palengke! Tingnan natin dito sa my court. Ay, ano ba? Andun po. Saan? Andyan. Andyan? Opo. Ba't di ka pa umuwi? Uwi rin ako. Ha? Uwi rin ako. Kailan? Uwi rin ako. Sabay ka na ngayon. Uwi rin ako. Hindi ka sasabay sa amin? Uwi rin ako. Kaya nga, hindi ka sasabay sa amin. O, oh, ito ha. Malilinawin ko sa iyo. Pagka halimbawa hindi ka umuwi itong araw mamaya. Na to, mamaya, mapipilit sana ako eh, babalik ka sa rehab. Usapan natin yan ha. Hindi mo ako masisisi. Tsaka ang kukuha sa'yo, pulis na. Pulis. Dadampot sa'yo. Hindi masigas na ulo mo. Uwi ako! Parang langong-lango ka pa sa alak. Tsaka parang nakakarga ka na naman ng drugs. Hindi ah. Ha? Hindi ka nag-drugs? Hindi. Ayaw. Ayaw talaga. Ayaw sumama. Anong gawin? Tara, gawin tayo. Mga ka-business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po si yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, reaction video ulit tayo guys. Sa araw na ito po ay muli nating pag-usapan itong si Kuya Bong, nung mga nakaraang linggo nakitaan natin ng unti-unti ng pagbabago itong si Kuya Bong, umaalis man siya ay bumabalik din siya agad at minsan nga ay sa gilid na lang ng bahay nila ka-business siya umiinom ng alak. At ayon din kay ka-business, pag gustong uminom ni Kuya Bong ay pinapayagan din niya ito doon sa kusina nila. Pero yung ilang araw o linggo na pinakita niyang pagbabago ay bigla na naman siyang umalis nang hindi na naman bumalik. Kaya tulad ng dati hinanap nila ka-business itong si Kuya Bong para may sama sa nakaplano nilang ka-business summer special tour. At nung makita nga nila ito ay madungis na naman at lasing na naman. Pinilit ni ka-business na isama itong si Kuya Bong pauwi ng bahay nila pero kahit anong pagkausap nila ay hindi nila napilit na sumama ito. Ika nga ni ka-business hindi na niya alam kung ano pa bang gusto nitong si Kuya Bong, kasi ginagawa na nga nila lahat para hindi lang bumalik sa dati itong si Kuya Bong, at yun nga pinapayagan na nga nilang mag-inom dun sa bahay nila pero nagawa pa ring umalis nang hindi na naman nga bumalik. Sa pagkakataong ito, direkta nang sinabi ni ka-business kay Kuya Bong na pag hindi ito umuwi ay mapipilitan siyang ibalik ito sa rehab, at mga pulis na ang kukuha sa kanya para ibalik ito sa rehab, at kung mangyari yun ay 2 taon ang target ni ka-business na manatili si Kuya Bong sa loob ng rehab para mas magamot ito, dahil kung ganito katagal mas malaki yung chance na magbago itong si Kuya Bong. Inako din ni ka-business ang pagkakamali sa mabilis na paglabas ni Kuya Bong sa loob ng rehab. Ika nga ni ka-business, naiinis siya, nagagalit at naaawa sa ginagawang ito ni Kuya Bong, ito yung nararamdaman niya. Pero dahil napamahal na talaga sa kanya itong si Kuya Bong, kaya hindi niya magawang pabayaan na lang itong si Kuya Bong tulad ng sinasabi ng ilang ka-business viewers sa kanya na pabayaan na lang daw nila itong si Kuya Bong.
Nakita rin naman talaga natin kung anong effort ang ginagawa ng buong Kabusiness team sa pangunguna nga ni Mr. Kabusiness para tuluyang magbago itong si Kuya Bong. Kaya lang siguro sadyang hindi lang talaga kayang pagbaguhin sa ganoong paraan si Kuya Bong. Marahil nga ay mahabang panahon na gamutan talaga sa loob ng rehab ang kailangan ni Kuya Bong para tuluyan siyang magbago. Masyado nga sigurong maigsi ang 6 months na pananatili ni Kuya Bong doon. Kayo guys, anong opinion niyo po tungkol sa issue na ito? Comment below na lang po guys. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at muli maraming maraming thank you po sa patuloy na nanonood ng aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Isuyo po kami ni Mrs. Kabusiness na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Kabusiness Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga kabusiness naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, eh, maraming salamat po. Sana patuloy nyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Kabusiness Family. Kabusiness Family po, please subscribe po. Salamat po.